So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So unang-una syempre gusto ko lang sabihin na ayun, namimiss ko kayong lahat. And ngayon ko lang na-realize na sobrang tagal na rin pala nung huli tayo nag-upload ng regular. Kung maalala nyo noon, every Saturday palagi tayong may bagong video. Pero simula nung pumasok yung 2022, naging twice a month na lang, naging isang beses kada buwan, minsan nga sa isang buwan wala pa eh. Eh wala, ganun talaga, natatabunan ng ibang priorities eh. Pero syempre gusto ko pa rin magpasalamat sa inyo. Dahil ayun nga, kahit hindi na tayo lagi nakakapag-upload, eh naandyan pa rin kayo. Minsan kapag nag-upload tayo, ramdam ko yun eh, yung pagkasabik nyo na makakita ng bagong videos dito sa channel natin. Kaya ayun po, unang-una sa lahat, salamat po sa suporta. And ipag-pray nyo po na sana po ay marami pa tayong matulungan ng mga bagong siklista. So kung makikita nyo yung title natin ngayon, bali ang pag-uusapan natin is about sa pagtitipid. Na kung ikaw ay isa na matagal na siklista, o hindi naman kaya eh medyo na-addict na sa pagbabike, at nagsisimula ka na magkaroon ng alam about sa bike, alam nyo na rin siguro na isa sa consequences ng pagiging isang siklista ay yung hindi tayo mapakili about sa bibilhin natin sa ating mga bike. Now kung pamilyar kayo doon sa word na upgradeditis, ayun yun daw ang tawag dito. Yung tipo ba na gabi-gabi hindi ka makatulog, kakabraw sa Shopee ng mga bike parts, tapos patingin-tingin ang bike ng iba para magka-idea, yun, isa daw yun sa sintomas ng upgradeditis. Although medyo nakakatawa yung term na ginamit kasi parang inirelate sa totoong sakit, pero para sa akin personally, eh napaka-alarming nito. Especially kung naapektuhan na yung iba natin mga priorities sa buhay. Lalong-lalo na sa mga gastusin. Kaya sa videong ito, magbibigay lang sa inyo ng 5 tips para makatipid bilang isang siklista. Pero disclaimer lang, unang-una syempre hindi po ako financial advisor. Bali ito mga ibibigay ko tips is, usually ano lang naman to eh, mga personal experience. At saka yung iba dito common sense na lang. Tsaka sabayan ng konting willpower. And pangalawa, I think hindi para sa iyo yung video na ito kung sakaling pinagkakakitaan mo naman ang pagbabike. For example, pro racer ka, or di ka naman YouTuber gaya ko. I think maganda naman pag-invest ng bike kung may ganyan kang mga negosyo. Bali itong video nga pala na ito is para lang naman ito sa mga tao na hirap na sa buhay, pero hindi pa rin matigil yung pag-upgrade, or yung mga taong may iba pa dapat i-priority pero nauuna ang bike, and para na rin sa mga tao na ayun, gusto nang tighilan itong kalokohan na ito. Kaya okay, simulan na natin. So number 1 syempre, basic na basic. Huwag muna nating palitan kung hindi naman kailangan. Kasi marami sa atin kahit okay pa naman yung pyesa, eh gusto agad palitan. Unang-una buong-buo pa naman yung pyesa, nagagamit pa naman ng smooth, pero dahil may nakita sa iba na inggit, kaya ayun, nagpalit. Although hindi naman masama palitan yung isang pyesa kahit hindi pa ito sira, as long as papasok ito sa pangangailangan mo. Bali ang conclusion lang naman ito, iwasan lang natin mag-upgrade ng pyesa dahil sa kadahilanan na ayun, may nakita tayo sa iba, na inggit, naangasan dahil uso, bagong labas, bagong version, bagong model. Yun, mga ganunong reasoning yung iwasan natin. Especially kung hindi tayo ganun ka-stable financially. And pangalawa naman, iwasan din natin yung ka-upgrade pa lang natin ng pyesa, pero nagpaplano na agad tayong bumili ng bago. Kasi ako personally, na-experience ko rin yan eh. Tanda ko noon, nakapag-upgrade na ako sa Shimano Diore. Pero sabi ko pa, nag-goal pa ako sa sarili ko na balang araw makakaakyat din ako ng XT. So ayun, iwasan din natin yun kasi wala eh, hindi matatapos yan eh. Kumbaga, enjoy-enjoy lang muna kasi aminin man natin o sa hindi, yung piyesang nabili mo ano eh, pinangarap mo rin naman yan eh. Tapos nung nandyan na maghahanap ka pa ng mas maganda ulit, edi dapat sa simula pa lang, yung top of the line na yung binili mo. Hindi ka na nagpakyat-akyat pa kasi sa huli, ano lang eh, doble gastos lang din yan eh. Kung halimbawa gusto mo ng Diore XT, edi huwag ka na syempre bibili ng Diore. Kumbaga mag-ipon ka na para isang bagsakan na lang. Although pwede mo namang ibenta yung dati mo nabiling pyesa, especially kung maayos pa naman yung condition, pero syempre iba pa rin yung isang bagsakan lang eh. Mas masarap siya sa pakiramdam. Mas masasatisfied ka talaga. So pangatlo sa listahan natin ngayon, pumili na agad kayo ng magandang parts sa simula pa lang. Now marami kasi sa atin, especially sa mga Pilipino, gustong gusto nating mag-upgrade talaga. Gustong gusto nating palitan yung mga pyesa. Pero ayaw naman nating mag-invest. Ayaw naman nating maglabas ng medyo malaki-laking pera. Umaasa pa tayo dun sa mga mumurahing mga brands. And by the way ha, by the way, wala naman pong masama sa pagbili ng mga budget parts. As long as mapipili natin na maayos yung model at saka yung brand. Pero ayun nga, ang point ko lang naman,
Kapag kasi nakabili ka kasi ng mga low quality na pyesa, sa huli madodoble lang din kasi yung gastos mo eh. Dahil at the end, babagsak ka lang din doon sa mamahalin at saka quality ng mga parts. E di sana kung isang bagsakan mo na lang binili yung magandang pyesa, e di okay na, hindi ka na nagastosan pa. So pang-apat sa list natin, e syempre yung mga hindi marunong mag-ingat sa gamit. Yung mga balahura gumamit, hindi marunong mag-maintenance, and syempre yung mga tao na hindi inaalam yung limits ng kanilang mga bike. Kasi yung mga bagay talaga, especially yung mga gawa ng tao, may limitations, mayroon talagang limitations yan. Kasi diba wala naman talagang taong perfect. Kahit gaano pa ka-high-end yung mga pyesa mo, mayroon at mayroong limitations yan. Although yung magagandang pyesa, hindi mo nga lang ganun kabilis marireach yung limit nila, pero kapag napabayaan, ano rin eh, talagang sira din eh. Kaya sa huli, pag hindi ka marunong mag-ingat ng gamit, gastos at gastos lang din. Sa mekaniko, bagong pyesa, and sa huli ikaw ang kawawa. And ilang beses ko na rin napatunayan yan kasi ayun nga, nagkaroon na rin naman ako ng mga magagandang pyesa ng bike, and nung hindi ko sila naalagaan ng ayos, bali hindi rin maganda yung pinasapitan nila. Kaya isa talaga sa bagay na magsesave ng ating mga pera is yung pag-iingat sa ating mga gamit. And pinakahuli sa listahan natin, ito medyo common ito. Iwasan na nating tumingin sa bike ng iba. Na kung kayo yung taong babad sa social media, tapos kasali din kayo sa iba't ibang mga cycling groups, malamang sa malamang makakakita kayo ng iba't ibang klase ng mga bike. May maganda, may hindi ganong kaganda. So ang point ko lang is, magkakaroon kayo ng idea sa iba't ibang bike ng ibang tao. And ang problema nga lang, kapag kasi madalas tayong magbabad sa mga gantong group, nang liliit lang lalo ang tingin natin sa ating mga sariling gamit eh. Actually kahit hindi nga sa bike, kahit sa ibang mga bagay, miski sa itsura, basta makakita ka sa social media ng mas better kaysa sa'yo, eh yun, manliliit ka sa sarili mo. Kaya ayun, isa sa mga tip ko, iwasan mo na yung pagtingin muna ng bike ng ibang tao. Lalo na yung mga tanong minsan na patingin ng bike nyo, kuha lang ng idea. Now instead na ganyan yung gawin nyo, mas maganda siguro kung maglagay na lang kayo ng kaalaman sa utak nyo. Kasi gaya na rin naman ang sinasabi ng iba dito, ang pagbabike is personal preference talaga. In short, bawat bike, magiging iba-iba yung setup niyan depende sa tao. Minsan yung setup na para sa kanya, eh hindi naman para sa iyo. Minsan yung setup na bagay sa kanya, eh hindi pala para sa iyo. Kaya ayun nga, imbes na tumingin kayo sa bike ng iba, ang pinaka-the-best nyo lang siguro ang gawin is, laliman nyo pa yung kaalaman nyo tungkol sa bike. Kasi ang mangyayari dyan, kahit anong upgrade mo sa bike mo, basta may nakikita ka na mas maganda kaysa sa bike mo, tuloy-tuloy lang ang gastos. Kaya kung ganyan yung gawain mo, tigilan mo na yan. And kung talagang titigilan mo na yan, pakilike na lang ng video natin ito. No, bago nga pala tayo matapos, gusto ko lang din sabihin na kung i-compare sa ibang mga hobbies, hindi rin naman talaga ganun kamahal yung presyo ng mga bike parts. Kung i-compare sa ibang mga hobbies gaya ng motor, kotse, and pati na rin sa ibang mga sports. Pero napansin ko lang talaga na pinaka-biggest problem ng mga siklista is yung pagiging hindi marunong makontento. Yun lang talaga. Especially sa panahon ngayon na may social media tayo, nakakita tayo ng iba't ibang bike. Well, ang solusyon lang naman dyan is, ayun, makontento lang talaga. Isipin mo na lang yung iba nangangarap magka-bike, pero, and ito isipin mo na lang, sobrang daming taong nangarap magkaroon ng bike. Kung magbabasa na lang tayo sa comment section dito sa channel, ang dami nanghihingi ng bike sa akin. Pero ikaw na hindi marunong makontento, isa ka sa binayaan ng Diyos na mabigyan ng bike. Kaya yun, makontento ka lang, enjoy mo yung mga gamit mo, enjoy mo yung pagbabike, and maging masaya ka lang. And syempre, bago nga pala tayo magtapos, iniimbitahan ko muna kayo na pindutin yung subscribe button sa baba, pati na rin yung bell icon, para lagi kang updated kapag may bago tayong uploads. So ayun lang muna, hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.